Kada taon may mga bagong future superstars na nagtatry at papasok sa PBA. Kada player ay may mga iba't ibang skills at potential na maari nilang makamit. Every year may mga rookie standouts, may mga disappointments, at may mga surprise players. Ngayong 2020, madaming nag-iba at naudlot, pero ang ating PBA draft ay nandito pa din. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan sila Aegon Hoops at Hoop Junkie sa pagsama dito sa video natin. Yung mga links nila at mga socials nila ay nasa description, and mag-subscribe kayo sa YouTube nila and follow nyo sila sa Instagram and sa Facebook na din. Yung draft order namin ay base sa standings ng Philippine Cup. So yung kinatapusan ng elimination. So yung picking namin, spin the wheel kami na first to third. Ang first pick si Aegon Hoop, second pick ako pala, second pick, and then third pick si Hoop Junkie. So yun, serpentine order yung draft. So 1, 2, 3, 3, 2, 1. So yun, anyway, yan, first pick, let's go. So ako muna mag-GGM sa Terra Firma Jeep. So it is a hard choice para sa first pick, pero ang kukunin ko ay si Justin Baltazar ng De La Salle University. Wala lang, parang mas kailangan nila ng sentro kaysa kay Jamie Malonzo na pwede namang puna ni Roosevelt Adams. Pero I think talaga sentro talaga na Justin Baltazar na rare ngayon sa kanilang batch. Baka makuha pa ng iba. With the second pick, Northport Batang Pierre selects Jamie Malonzo from La Salle. So, ang gusto ko sanang pick talaga si Baltazar. Pero kukunin ko na si Jamie Malonzo dahil kasi exciting yung magiging combo na magiging combo na Bolick and Sistan, Sean Anthony, and then Malonzo. Dahil maganda yung playmaking abilities ni Bolick and Anthony and the Sistan, mako-complement yung pagiging athletic wing niya, no? Jamie Malonzo para sa Northport. So with the third pick, NLEX select Calvin Oftana from San Beda University. Si Calvin Oftana pinili ko kasi kailangan kasi ng NLEX ng wings. Tingin ko yun yung weakness nila. And sa Philippines, very rare na magkaroon ng talented na wing. Halos lahat guards or undersized bigs. So malaking tulong yung athleticism ni Calvin Oftana. Tapos with the fourth pick, back-to-back picks, NLEX select Jeremiah Gray. Oh. So same reason, mas maganda na may wings sa NLEX. Yun, Rainer siya na fifth pick. So dahil inubusan mo ako ng wings. Okay, Rainer Shine. Ginagamit nilang offense ngayon, trail offense. Yung big man nila, late pumasok sa action and then siya yung nagiging initiator. So parang yun pa rin yung Yenggyo offense na alam nating lahat. So para sa akin, magandang fit para sa Rainer Shine si Troy Reich. So Rainer Shine selects Troy Reich. Ang reasoning ko doon is si Troy Reich kasi though hindi pa ganun kapolished yung moves niya sa ilalim, pwedeng-pwede siyang gawin as a stretch big or a 4 na pwedeng mag-trail sa play para sa Rainer Shine. So I think magandang fit to kasi kailangan din talaga na lang ng spacing. So ako na, 6th pick, Magnolia Hotshots. Pambansang Manok selects, I would go with Jeyo Ambohat, 6'7 wing na butas na butas sa kanila kasi laging 3 guard combo. So yun, may 6'7 sila na, pwede nilang gawing 4, pwede din nilang gawing 3 pag nagsasawa na silang mag 3 guard palagi. At least may bago na silang option, makakapag-explore si Chito ng mas bagong offense kaysa ngayon, nache-check na siya eh. Lagi na lang ganun kasi. So, ayun yung pick ng Magnolia Hotshots. Jeyo Ambohat from Letran. Uy, Alaska Aces. Yes. Yun, Alaska. Bakit ko kinuha si Ambohat sa Magnolia? So, para sa Alaska Aces, 7th pick, I would go with from De La Salle, James Lapot, 6'10 center. So, maraming hindi na nakakakilala or hindi siya masyadong exposed kasi malimit lang naman siyang gamitin sa UEAP, pero
yung mga ganyang height, hindi mo na dapat palampasin. Tsaka, yung Alaska naman, meron silang Danny Ildefonso na alam natin makakapag-hasa dun sa player na si James Laput. Kaya, hindi naman nakakapag-duda na kunin siya ng Alaska Aces. So, ayun. Okay, with the 8th pick, it was a hard choice, no? Meralco selects Leonard Santillan from La Salle. Gusto ko sanang pumili ng guard, kaso so, ang dami ng guard ng Meralco ngayon eh. So, pinili ko si Santillan kasi meron siyang solid na ano, footwork, skills, athletic. Okay siya sa ano eh. Pwede siyang parang hugnatan replacement na mas bata. Pwede. Yun, so I think magandang fit sa Meralco si Santi as a small ball big. Pwede rin siya mag-4. The San Miguel Beermen select Taylor Statham from San Diego University. So, sobrang talented kasi ng San Miguel. Pero si Taylor Statham, very versatile siya na wing. Pwede rin siya mag-guard, shooting guard. Very good shooter. Makakatulong lalo na pag nakabalik na si June Mar, pwede siya pasahan sa 3 points para ma-spread yung floor. Tapos very good size din. Very talented na yung San Miguel, pero I think talagang babalik sila to magiging championship contender ulit sila pag nakuha nila si Taylor. With the 10th pick, Northport Batang Pier selects Mike Williams from Gensan Warriors. So, si Mikey Williams, good size para sa isang shooting guard. Tapos, galing niya mag-create. Nakita ko siya in person. Bigay mo lang sa kanya yung bola sa ISO. Tapos, kaya niya mag-create ng basket out of nothing. So, tsaka, wala. Talagang hooper siya. Magaling siya, professional scorer. So, Mike Williams for Northport. Sa yung pick pala ng Phoenix at Ginebra, supposedly dapat ako sa Phoenix and then si Aegon Hope sa Ginebra. Pero nag-trade kami ng spots para siya yung sa Phoenix and then ako sa Ginebra. At tinanggap ko na mag-ano, step down ng pick para lang sa sa favorite team ko. Ayun, okay. So, ayun yung ilalagay ko, ipipick ko sana sa Phoenix is nakuha na ni Hoop Junkie. So, kukuha na lang ako ng medyo ano, same type. Siguro, ipipick ko para sa 11th pick ng Phoenix, I see Aljun Melesha ng De La Salle University. Ayun, parang gusto ko lang magkaroon ng totoong Splash Brothers yung ano, yung Phoenix. Kasi si RJ Azul, hindi naman araw-araw parang Steph Curry. Pero si Melesho, yun talaga yung laro niya eh. Outside na, lagi namang nirarun ng Phoenix. Lalo, halos nga, 40 na 3 points nilalabas nila kada game eh. So, tingin ko, good addition si Aljun Melesho sa Phoenix, dagdag firepower. Pero, tama, hindi naman nila kailangan masyado ng big guys. Andiyan na si Perks, si Chua, most improved. So, ayun, Aljun Melesho para sa Phoenix. Ayun na. Okay, with the final pick, Barangay Ginebra. Unahin ko muna yung team needs nila, which is wala. to be honest, para sa akin, dapat i-trade nila tong pick na to. Kasi, ang dami na nilang quality rookies and young players sa team nila. Pero, with this pick, kung nandito ako ngayon sa draft, hindi ko siya titrade dahil ang ipipick ko ay si Frankie Johnson na 3x3 boy, no? Kilala siya bilang isang scorer, as in legit scorer, na alam mo yun, feeling ko kasi sa Ginebra, even though meron na silang Pringle, kailangan pa rin talaga nila ng scorers. Like yung scorer na pag binigyan mo, i-score. Hindi yung sasabihin mo na, huy, umi-score ka. Diba? Kasi, Ginebra kasi, sasabihin mo pa sa kanila na, uy, Scotty, score! Diba? Uy, Arvin, score! Hindi, si Frankie, pag andyan na yan, i-score yan. So, yun yung gusto kong i-add para sa Ginebra. And, tsaka marami na rin experience to si Frankie Johnson. Eh. So, I think,
hindi na siya magkakaroon ng mga rookie mistakes na ayaw ni Coach Tim. So yun, that concludes our draft. Walang bawal i-trade yung first pick. Okay, ito yung buong board ng mock draft namin. In my opinion, talaga malalim talaga tong draft class na to as marami pang mga talents na nandito katulad nila RK Ilagan, Jason Brickman, Larry Muyang, and others. So ayun, if nagustuhan niyo yung video and more collab, sabihin niyo lang. And big thanks again kay La Hoop Junkie and Akon Hoops for being on this video. Check niyo na rin yung mga pages nila, magaganda rin yung mga videos nila and everything. And ayun, excited na ako for this draft. So ayun, kita-kits tayo sa susunod.